Magandang buhay sa inyo mga ka-okay. Sana'y lagi kayong okay dyan at masaya. Ngayon po ay gusto kong i-share sa inyo yung mga madalas kong marinig sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Sa mga coaches at players, ito yung lagi kong naririnig na problema. Kulang sa facilities, yung palaruan, kulang sa equipment, yan, lalong-lalo na yan, yung mga gamit sa panglaro, yan ang talagang isang problema na dinadaing ng ating mga kababayang mga players at coaches. Kaya nandito po ako para i-share ko yung aking mga karanasan. Dahil ako po'y maraming nagawang improvised equipments dahil sa kakulangan. Dahil alam nyo po ba, nung pagpunta ko noong 1996 dito, sa paaralan to, ay wala akong nadatnang gamit. Ha? Kaya ako po'y nag-isip. Hindi pa pwedeng mahadlangan ako ng ganong problema na kulang sa gamit. Kaya nag-isip ako, gumawa ako ng mga improvised na magagamit ko sa amin training. Ayun, kaya yun ang isang lesson ha, na pwede ko i-share sa inyo. If there's a will, there are so many ways. Ha? Kung gusto nyo, makakagawa kayo ng paraan. Ha? Kahit na ano pang event natin, mapa baseball, softball, basketball, volleyball, o yung sepak talaw, kahit anong event, basta gusto mo, makakagawa ka ng paraan. Kaya yun ang isang dapat number one na meron tayo. Talagang meron tayong will. Ayun, para makagawa ka ng paraan. Ngayon po, ang una kong gustong i-share sa inyo ay yung bat. Alam nyo, ang bat, medyo mahal ang bat. Napakahirap mag-produce ng bat. Alam nyo, eto ha, i-share ko sa inyo. Etong bat na to, ha, eto, donation lang to eh. At pagbibili ka ng bago nito, ay siguro mga 14,000. O baka hindi bababa sa mga 12,000 pataas. Ganun po ang halaga. At kaya po itong bat na to ay talagang pinapakaingat-ingatan ko to. Dalawa po ito, naputol na yung isa. Kasi ayun na, kulang sa gamit. Ha? Ito po, softball to. Ito naman, baseball. Ha? Ayun. Wala po talagang yun ang isang problema. Kaya ako po yung nag-isip ng mga pwedeng makatulong sa ating mga kababayan at ito yung improvised bat. Kaya panoorin yung mabuti. Ito'y siguradong makakatulong kasi alam nyo, pag ang ginamit nyo na bat ay yung tournament bat nyo, yung pinakita ko sa inyo, pag yun ang ginamit ko sa training, ano mangyayari? Mabubugbog lang gusto, baka pagdating ng aming tournament, wala na kaming magamit. Kaya yun, nag-isip ako ng mga pwedeng gamitin na improvise sa aming mga pang-araw-araw na training. At ito po yun. Ayan. Ito yung una. Ayun. Nakita nyo po ba yan? Ito yung nakikita nyo, small barrel bat ito. Ito po yari sa plastic. Small barrel bat. At tatanungin nyo, ito ba'y magagamit sa training? Yes, mamaya papakita ko sa inyo. Gagamitin ko ito na pamalo, pang-practice. Ayun. Ito po, ang kagandahan po nito, ang isang purpose ng bat na ito, maliit yung barrel. Yung po'y pinag-isipan ko mabuti. Kapag maliit yung barrel ng bat, anong nadidevelop? Nadidevelop yung contact ng batter. Diba? Yung contact ng batter nadidevelop kasi kung tatama ka sa ganito kaliit na bat ay mas lalo kang tatama pag yung normal na bat na mas malaking barrel. Kaya yun ang isang kagandahan ng ating bat na ito. At ito pong bat na to ay double purpose. Ito po ay mayroong bakal sa loob. Ito po pag elementary ang ating paggagamitin o kung gusto natin mas magaan, pwede po itong gamitin. Ayan. Pag nilagyan na natin, pwede natin gamitin sa pagpalo at pwede rin maging weight bat kasi mahigit po itong 1 kilo. So ayun, pwedeng weight bat. Kaya napakaganda nitong bat na to at mamaya papakita ko sa inyo na ito'y gagamitin natin sa ating training. Pangalawa po, ito yung sweet spot bat. Kung mapapansin nyo ba, oh, ngayon lang yata kayo nakakita ng ganito, no? Ayan, kung mapapansin nyo, mas malaki dito. Ito yung sweet spot. Pwedeng mas mahaba yan hanggang dito. Pwede rin ganyan.
So, ito rin po ay para ma-develop yung contact ng bata, di ba? Contact ng player, kasi tingnan nyo, masasana yung player na dito sa part na to na kukontakt sa bola. Kasi pag dito tumama, ay medyo pangit ang tama nun, pwedeng mag-foul ball. Pag dito naman, ay hindi malakas yung impact, kaya siguro dyan lang yung bola, madali kang ma-out. Kaya yung po yung mga purpose na yung mga purpose na mga bat na ito na aking ito po yung innovation lang at malaking tulong para sa inyong pang-araw-araw na training. Ngayon po ay abangan nyo, papakita ko sa inyo na ito'y gagamitin natin sa ating training. Ayun, ito po yung aming bat na unang-unang ipapakita sa inyo na talagang magagamit nyo sa inyong pang-araw-araw na training. Kasi pag ang gagamitin nyo yung inyong bat na pang tournament, pag ginamit nyo araw-araw, baka pagdating ng laro, wala na kayong magagamit. Kaya sa pang araw-araw, pwede nyo itong gamitin at napakagandang gamitin to. Matibay po ito, yari sa plastic, pero matibay. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo na ito ay gagamitin namin sa aming training. Ito po si Ryzen, siya ang papalo. At ito po yung aming gagamiting bola, ito rubber lang to. Ayan, ito po mga leather ball. Papakita ko sa inyo na ito'y pwedeng gamitin. Ayun. Sige po, panoorin natin. Ito po yung rubber ball. Ayun, nakita nyo naman, di ba? Kitang-kita nyo na talagang ginamit natin sa ating batting practice. At ngayon ay yun namang isa, papakita ko sa inyo. Ito yung pangalawang bat na papakita ko sa inyo na pwedeng gamitin sa ating pang-araw-araw na training. At ito yung napakagandang gamitin para mahasa ang contact ng mga bata. Ito yung tinatawag na sweet spot bat. Kung mapapansin nyo, di ba? Ito. Ito yung pinakamalaking, malakas na part ng bat pag tumama sa bola. Kaya ayun, itong bat na to ay gagamitin natin para masanay yung player mo na kumontak dito sa parting ito. Ayan, panoorin natin. Ayun, nakita po natin na pwede talagang gamitin sa pang-araw-araw na training itong bat. Ito yung small barrel bat. Ayan po, ayan. At ito naman yung sweet spot bat. At alam nyo, ito ay yari sa plastic. Hindi kinakalawang. At ito po yung matibay, subok na. Dahil ito po yung ginagamit namin sa pang-araw-araw na training. At yun nga po, may purpose. Kailangan masana yung bata na tumama sa sweet spot. At yung small barrel ay sana'y kumontak ang bata, kasi pag mas malaki ang gagamitin mo ng bat, yung normal na bat na, siguradong mas natama kasi nakakatama siya dun sa maliit, sa small barrel. Kaya ayun po, sana ay nakatulong sa inyo itong shinare ko na mga bat. At kung kailangan nyo po ito ay pwede kayong magpagawa sa akin, mag-order, kontakin nyo lang po ako. At ayun, sana ay itong aking senior ay makatulong sa inyo sa inyong pang-araw-araw na training, sa inyong kahit sa inyong bahay ngayon ay pwede itong gamitin na pan-swing. Ang mahalaga, tama yung inyong skills yung ginagawa, at yun naman po ay ituturo natin yung tamang skills sa pagpalo. Kaya ayun po, sana po ay huwag niyong kalimutan na share yung ating video at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po at God bless you all.